Magandang hapon, Pilipinas! Ngayon ay Biyernes, Disyembre 24, 2021. Ako si Clayne Ron Severo. At ako naman si Celine Dorado. At ito ang Agila Pilipinas Online, Central Luzon. Sa ating headlines, Bustos, Bulacan, itinaklarang COVID-19 free municipality. 1,700 na pamilya ang nakinabang sa financial assistance na ipinagkaloob ng DSWD sa Santa Ignacia, Tarlac. Mahigit 500,000 pisong halaga ng relief goods ipinadala ng LGU Angeles sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Umabot na sa 76% ang mga fully vaccinated sa target eligible population ng San Jose del Monte, Bulacan. May report si Andre Sanchez. Umakyat na sa 344,804 ang fully vaccinated dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Base sa datos ng City Health Office, umabot na ito sa 76% ng 452,729 target eligible population ng mga Sanoseño. Umabot naman sa 90% of 409,056 ang kabuuang bilang ng mga Sanoseñong nakatanggap na ng kanilang first dose. Samantala, patuloy pa rin isinasagawa ang vaccination rollout sa Luzon para sa lahat ng 18 years old and above na nakamiss na kanilang schedule para sa second dose ng vaccine. Maaaring magpabakuna sa mga nakatalagang vaccination sites. Bukas din para sa mga walk-ins ang COVID-19 booster shot. Para sa karagdagang impormasyon, ibisitahin lamang ang City of San Jose del Monte Public Information Facebook page para sa mga schedules ng vaccination. Mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan, para sa Eagle News, Andre Sanchez, and We Live in Interesting Times. Idineklarang COVID-19 free municipality ang bayan ng Bustos sa Bulacan. May detalye si Nori Fidel. Dahil zero active case na at wala nang naitalang panibagong kaso against COVID-19, ay opisyal nang idineklara bilang COVID-free municipality ang bayan ng Bustos, Bulacan. Ipinagbunyi at labis na ipinagpasalamat ng mga local officials ng Bustos, Bulacan, maging ng Bustos RHU, Bustos Community Hospital, MDRRMO Rescue 505 kasama ang lahat ng mga medical staff na kumatawan bilang mga frontliners sa panahon ng mga pagpabakuna ngayong idiniklara ng COVID-free municipality ang bayan ng Bustos, Bulacan. Masayang ibinahagi ni Konsehala Jonalyn Ortega Santos, miyembro ng sangguniang bayan at tagapangulo ng Lupo ng Kalusugan, ang kanyang labis na pasasalamat sa lahat ng kumatawan bilang mga frontliners sa kasagsagan ng pananalasa ng COVID-19. Bilang tagapangulo sa Lupo ng Kalusugan, Nutrisyon at Populasyon sa Bayan ng Bustos, malugod po nating ibinabalita na sa datos ng ating lokal na tanggapan sa Kalusugan ay naitala ang zero active case para sa sakit na COVID-19, kung kaya't kahapon ang Bayan ng Bustos ay idiniklarang COVID-free municipality. Nais po nating pasalamatan ang lahat ng ating medical frontliners, lalong-lalo na ang Bustos Rural Health Unit, Bustos Community Hospital at Municipal Disaster Risk and Reduction Management ng Bayan ng Bustos. Pahayag pa ni Santos, ito ay naging posible dahil sa inisyatibo at pagtutulungan ng pamahalang bayan at ng sangguniang bayan ng Bustos, maging ng sangguniang barangay at sa lahat ng volunteers, kasabay ang paalala na huwag maging kampante at sundin pa rin ang mga ipinatutupad na minimum public health protocols, lalo na kung nasa labas ng tahanan o nasa mga pamilihan, lalo na ngayong holiday season, para wala nang tamaan ng nakamamatay na sakit at manatiling COVID-free municipality ang bayan ng Bustos, Bulacan. Mula rito sa Bustos, Bulacan, para sa Eagle News, Nori Pidel. We live in interesting times. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang by-bus operation sa San Leonardo, Nueva Ecija. May report si Gabriel Angelo. Nagsagawa ng anti-illegal drugs by-bus operation ang mga tauhan ng Station's Drug Enforcement Unit ng San Leonardo Police Station sa pangungunan ni Police Lieutenant Erwin J. Gonzalez kasama ang 303rd Maneuver Company sa Barangay Castellano, San Leonardo, Nueva Ecija nitong Miyerkules, bandang 12:45 ng tanghali na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na si Alfredo Mabali Jr. alias Botsoy, 44 years old at residente ng Barangay Sun Valley, Paranaque City, kung saan nakabili ang police poster buyer ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman na substance na
naniniwala ang Cebu na may markang 80 na tinatayang bigat na 0.06 grams mula sa suspect. Sa pag-aresto sa kanya, isa pang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman na substance na paniniwala ang Cebu na may markang 81 na tinatayang timbang na 0.04 grams ang nakumpiska mula sa nasabing suspect. Na-recover din sa nasabing suspect ang 500 peso bill na ginamit bilang marked money. Lahat ng nasamsam na ebidensya ay may halaga na 1,000 pesos ayon sa Dangerous Drugs Board. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 para sa pagsasampa sa korte laban sa suspect. Mula sa San Leonardo Neves, siha para sa Eagle News. Ako si Gabriel Angelo and we live in interesting times. Patuloy sa pamimigay ng mga regalo at solar lights ang Santa Ignacia PNP sa Tarlac. May report si Charlene Monique Apostol. Isang geographically isolated disadvantaged areas o GIDAS ang pinuntahan ng Santa Ignacia Municipal Police Station upang magbigay ng solar light bilang bahagi ng kanilang Project Impact, Police Hatid ay Liwanag. Bukod sa solar light ay nabigyan din ng mga groceries at bigas ang bawat pamilya sa naturang lugar ng Barangay Kabugbugan, Santa Ignacia, Tarlac. Sa pagsubaybay ni Police Major Roberto F. Calosa Jr., Acting Chief of Police ng nasabing himpilan, ay pinangunahan ni MESPO Police Executive Master Sergeant Irvin C. Dupitas ang isinagawang aktibidad sa lugar na sinaksihan ni Barangay Kagawad Rodel Doctolero. Nagpasalamat naman si Ginoong Ildefonso Tomas, residente sa lugar, sa tulong na ibinigay sa kanila ng Santa Ignacia Municipal Police Station. Pagyaman at madam iti adong tulong nyo kada kami ito'y na puro city tanik kanda kami iti solar tanik ngit si ayam may kitatat nalawagan pa na dati intig yung solar kada kami. Mula dito sa Santa Ignacia, Tarlac, para sa Eagle News, Charlene Monique M. Apostol, we live in interesting time. Sa Tarlac pa rin, 2nd PMFC, nagsagawa din ng gift-giving and feeding program sa Mayuntok, Tarlac. May balitang hatid si Ismael Mateo. Isang gift-giving and feeding program ang isinagawa ng 2nd Provincial Mobile Force Company o 2nd PMFC sa Sitio Gurunguro, Barangay Gayong-Gayong, Mayuntok, Tarlac. Ang nasabing lugar ay tinuturing na isang geographically isolated disadvantaged areas o GIDAS dahil sa hirap ng daan patungo sa lugar at marami sa nakatira dito ay mga kabilang sa kapatid nating katutubo o IPs. Pinangunahan ni Police Lieutenant David Augusto Chupisna, Admin PCO ng 2nd PMFC, ang pagsasagawa na turang outreach program sa nasabing lugar sa pagsubaybay ni Police Lieutenant Colonel Franklin Palasi Isturo, Force Commander ng naturang himpilan. In line with the with our celebration for the holiday season, ang 2nd Provincial Mobile Force Company po ay muling bumalik sa Sitio Gurunguro, Barangay Gayong-Gayong upang magkaroon po ng gift-giving and then feeding program, especially yung mga bata. And then nagkaroon din po tayo ng palaro sa mga, especially sa mga bata upang kahit papaano po, kahit na meron tayong nararanasang pandemya, eh mabigyan natin ng kasiyahan yung mga bata, lalong-lalo na po ngayon na nalalapit ang pag-celebrate sa holiday season. Pinanatili naman ng ating mga kapulisan ng health and safety protocol sa buong panahon ng programa para makaiwas sa paglaganap ng sakit. Mula dito sa Mayuntok, Tarlac, para sa Eagle News, Ismael Mateo, we live in interesting time. 1,700 na pamilya ang nakinabang sa financial assistance na ipinagkaloob ng DSWD sa Santa Ignacia, Tarlac. May report si Ana Diana Soriano. Sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS ng DSWD, ay nabigyan ng financial assistance ang 1,700 na pamilya dito sa Santa Ignacia, Tarlac. Pinangunahan ng mga kinatawa ng DSWD Regional Office ang pamimigay ng naturang ayuda
kasama ang mga MSWDO ng nasabing bayan sa pangunguna ni Mrs. Precious Grace Jose Gacusana. Ang pondo ko ng EIGS ay ipinagkatiwala sa DSWD at ibinaba naman po sa ating lokal na pamahalaan para mapangasiwaan po ng ating tanggapan. Ginawang dalawang araw sa magkaibang venue ang kanilang pamimigay ng tulong pinansyal upang masunod ang health and safety protocol na pinairal ng gobyerno. Ang isa ay sa Barangay Pada-Pada Covered Court at ang isa naman ay sa Barangay Baljos Covered Court. Bukod sa cash assistance ay nakatanggap din ng gadget, bisikleta at sapatos ang ilan na nabunot ang pangalan sa raffle draw. Bakas ang kasiyahan sa mga nakatanggap ng tulong pinansyal, lalo na ngayong panahon ng pandemya na mahirap kumita ng pera. Mula dito sa San Ignacio, Tarlac, para sa Eagle News, Ana Diana Soriano, we live in interesting time. Turnover at graduation ceremony ng 18 beneficiaries ng 4-piece isinagawa sa Santa Ignacia, Tarlac. Nagbabalik si Ismael Mateo. 8 taon mula nang pasimulan ng gobyerno ang Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4-piece ay isinagawa ang turnover at graduation ng mga beneficiaryong wala ng independent na 0 to 18 years old, gaya ni Ginang Briselda M. Guanzon, na ang isa niyang anak ay nakapagtapos ng 2 kurso sa kuliyo dahil sa tulong na cash grant mula sa 4-piece at ngayon ay isa ng empleyada ng isang bangko. Ayon kay Ginang Daisy Madrid, Social Welfare Officer 4, Provincial Link ng Tarlac, ay isinagawa ang kauna-unahang graduation at turnover ceremony ng 18 mga 4-piece beneficiary at sila ay mumonitor ng Local Government Unit o LGU ng Bayan ng Santa Ignacia, Tarlac, na hindi na sila babalik sa kalagayang poorest of the poor. Sa kanilang pagtatapos ay nakatanggap sila ng certificate, grocery items at cash incentives na lubos na ikinagalak ng mga ito. Pinirmahan naman ni Mr. Raul Regalado, team leader ng DSWD Provincial Extension Office, at Mayor Nora Timodomo, alkalde ng Santa Ignacia, ang endorsement at agreement na gagabayan at aalalayan sila ng lokal na pamahalaan. Ang pagtatapos ng mga 4-piece beneficiaries ay sinaksihan ng kinatawan ng DepEd at mga nasa sangguniang bayan. Mula dito sa Santa Ignacia, Tarlac, para sa Eagle News, Ismael Mateo, we live in interesting time. Namahagi ng mga relief goods ang Zambales Provincial Police Office sa mga kababayan nating katutubo sa Iba Zambales. Si Sandy Pajarillo sa detalye. Namahagi ng mga relief goods ang Zambales Provincial Police Office o ZPPO, katuwang ang 3rd Mechanized Infantry Battalion para sa mga indigenous people ng Sitio Diasmag, Barangay Palanginan, Iba Zambales. Nakinabang sa programang ito ang nasa 205 pamilya mula sa nasabing sitio. Ang programang ito ay bahagi ng programa ng ZPPO at 3rd Mechanized Infantry Battalion upang matuldukan ang hidwaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga komunista sa Zambales. Nilalayon nilang makapagbigay ng mga pangunahing pangangailangan at serbisyo sa mga nasa malalayong komunidad, lalo na sa mga kabilang sa indigenous people na madalas na samantalahin at hikayatin ng komunistang grupo. Nagpasalamat naman si Lieutenant Colonel Eugene Henry Z. Cabusaw, ang commanding officer ng 3rd Mechanized Infantry Battalion, kay Police Colonel Fitz A. Macariola, ang acting provincial director ng ZPPO, sa kanilang pagtulong at pakikiisa na maprotektahan ang mga komunidad sa Zambales mula sa mga pambibiktima at pang-aabuso ng mga teroristang grupo. Mula dito sa Zambales, para sa Eagle News, Sandy Pajarillo will live in interesting times. Nagpadala naman ng mga relief goods ang lokal na pamahalaan ng Angeles sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Si Kelly Ragindin sa detalye. Isang saup ang Helenios para Kareng Bisayanon na proyekto ng Angeles City ang matagumpay na naisagawa ng pamahalaang lungsod upang mag-abot ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyong Odette.
Sa pangunguna ng kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Angeles, nasa mahigit 500,000 piso na halaga ng mga goods and relief packs ang na-turn over sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force, upang maipadala sa mga pamilyang lubhang apektado ng Super Typhoon Odette sa rehiyong Visayas. Bukod pa riyan, mayroon ding donasyon mula sa mga empleyado ng City Hall, kabilang dyan ang bigas, hygiene kits, bottled water, noodles, canned goods at cash donation mula naman sa City Planning and Development Officer Ami Victoria Dacanay at Mignette Henson. Samantala, para sa mga nais tumulong, maaari ninyong i-drop ang inyong donations sa City Social Welfare and Development Office ng lungsod. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, Kelinet Ragindin kasama si EBC correspondent Venchi Bermonde para sa Eagle News. We live in interesting times. At yan ang mga balita na nakalap ng ating mga EBC correspondents sa iba't ibang panig ng Central Luzon. Abangan kami tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa Radyo Aguila YouTube channel. Ako si Clayne Ron Severo. At ako naman si Celine Dorado. At ito ang Aguila Pilipinas Online Central Luzon. And we live in interesting times.